umaga po mga kaibigang OFW na katulad ko at mga nandito rin po sa Pilipinas. Lulutuin po natin po tayo ngayon. Eh, matagal na po nire-request ng ating pong kapatid na si Belly Rosil Arisala. Eh, mukhang nagtatampo na po. Kanina, nakita ko lang kanina kasi daming message. Minsan, hindi nagadaanan ko siya. Pasensya na, huwag ka magtatampo. Ito na yung gusto mong lutuin natin. Kasi may plano naman ako ng itong Holy Week. Mag-vegetable and fish tayo. Kasi, di ba, mga karne, gano'n. Talaga naka-ready na ako ng sunod-sunod. Mga fish, vegetable, gano'n. Eh, nakita ko yung ano mo. Sabi ko, nako, eto na. Baka nagtampo na siya sa akin, si Mary Rose. Rosil. Mary Rosil. Ito muna ang ating bangos. Ang gagawin natin sa shadow. Buti na lang, nakapamili kami kahapon sa ano, sa Marikina. Bumili rin ako. Pampano sana, kaya lang may balang akong luto sa pampano. Nilagay ko na siya sa freezer. Eto, ang gagamitin nating ano, isang bangus ito. Wala po lang isang kilo siguro kasi malaki. Tapos, gawin tayo ng bawang, sibuyas, black pepper, at saka patis. Tsaka itong sili pang pabango. Ngayon, kamatis. Tapos, leek po. Yan po ang lagi kong ginagamit sa Oman. Alternate yung pag naggagawa ako ng sarsiado sa Oman. Leek o kaya ano, yung ampalaya. Eh, maganda po rin sa katawan nyo. Eh, may nakalinya naman po kasi kung lutuin sa ampalaya, magpapakbit ako, kaya hindi ko na siya ginamit. Eh, may leek naman ako available, tsaka itlog po. Ngayon, ito po. Nako. Marami po talaga mga sasarap na sarsiado. Pero, pinakadabis ito, kaya lang, mapakahirap kong lutuin. Talaga, magpuputukan siya. Magtatakbuhan kayo, sa niluluto mo, hindi ka makalapit. May technique naman po dyan eh. Ngayon, kaya po yung iba, ang niluluto, mga tilapia, sarsiado, at saka galunggong. Pero ito po talaga ang pinakamasarap sa sarsiado, yung bangus. Kaya lang po talaga, mag-aaway kayo pag nandito na kayo sa kawali. Dahil talagang aawayin ganyan, pasasabugi ganyan. Yun lang po, eto na. Bahala na po si Batman dito. Pag sasabugan yung mukha ko, okay lang. Hindi naman po kailangan yung matubig. Lalagyan ko na po ng mantika ito. Painitan natin ng konti para hindi siya manikit. Sa bagay, teflon po ito, coated ng ano, hindi siya manikit. Pero iba pa rin po yung tamang-tama ang init niya, hindi po siya didikit. Kung halimbawa, ordinaryong frying pan lang gagamitin nyo, painitin nyo po siya ng mainit na mainit. Tapos buhos nyo yung mantika. Pagka naman sobrang usok, i-reduce nyo muna, tanggalin nyo sa apoy yung frying pan nyo. Saka nyo ilagay itong si bangus. Ito, umaapoy-apoy na. Umuusok-usok na po siya. Atin na po siyang nalagay si coconut oil. Kailangan meron po kayo ganitong sakdong kagad. Kasi, ano sana lutuin ko? Tilapia. Ayan, matas may dugo pa siya. Pero na-drain na po ito. Kasi ang bangus po kasi pagka yung galing sa market, medyo buhay, maan pa siya, sariwa-sariwa, lagay mo sarip, hindi pa nakakalabas yung dugo niya, kaya ganyan po ang nangyari. Akala nung iba, bilasa yung mata, mapula. Di po, yung dugo niya umakyat doon dahil fresh na fresh siya, ipinasok ko agad sa freezer, hindi pa nakakalabas yung dugo niya. Ngayon, ito po siya, atin na po siya. Bahala ko siya. Ang hula natin yung malalaki. Ayan. Uy! Ayan. Kakasya nito na po siya. Ayan. Para isang bibi niya na lang. Ayan. Chicken, hindi po ako makalapit talaga. Nako, ang tekniko po ganito, hanguin nyo muna siya dyan. At saka pagka wala na po maingay yung sa gitchit niya, yung sa gitchit ng isda, ibig sabihin luto na po yung kabila. Ngayon, palagay ko muna po at talagang kami magkalaban nito. Para siyang, kanyon. Ang tawag dito, yung shotgun, putok ng putok, kung saan ang tama. Ay, nako, ang dami ko na po naging sugat ng buti. Ang mga petlat sa akin, hindi po bumabakat ng matagal, nawawala.
Ayan, panahikin lang muna po natin ang konti. At mahina ang kalaban. Pwede naman ako magluto nito na ano, yung galunggo kaya tilapia, pero mas masarap po ito sa ano, yung sarsiado. Baka masira siya. Ayan, wala na siyang putok. Eh, magkalaban po kami dito. Wala si Batman para saluhin ako. Op! Ika. Op! Ayun. Ayan. Op! Dumikit. Dumikit siya. Ika. Pinag-isa ko po kasi nga para yung tubig niya mawala na. Ay, ika. Stand tayo dito. Ayun. O, kita tamang-tama lang. Pare. Ito yung isa naman na api. Ayun. Dito siya. Ayan. Ayan. O, tignan nyo. Tamang-tama lang. Ibalik natin. Yan. Hindi na siya magpuputo kasi yung may tubig na sa kabila na. Yan po ang technique na inyong prinsesa. Nagtataguan kami. Pag hinuhulog ko siya, nakaganyan ako. Dahil naputokan na po ako hanggang sa mukha ko ron, ang dami. Mabuti po nawala dito nun. Naku, ang dami po. Eh, masarap siya. Bangus eh. Favorite ko po yan. Isa sa mga favorite ko na fish. Lalo po yung dagupan. Dagupan po yan. Ang sarap. Yung mga tagad dagupan. Ang sarap na yung bangus. Ay, ibig sabihin yun sa gichip niya. Ibig sabihin nun, tuto na po yung kabila. Ayan. Titignan po natin. Konti pa. Itong ulo. Ayan. Ito. Titignan po. Ah, konti pa po siya. Konti pa. May maingay pa. Luto na siya. Paghihiwalay. Ayan. Paghiwalay ko na siya. Kanigan na konti. Tapos itong ulo. Tagilid natin ng konti. Kasi masarap yung medyo crispy yung skin niya. Ito. Ayaw pa nila maghiwalay. Ay, medyo fresh pa yung kabila. Ito, ito okay na siya. Ayan, mag-ingay. Hindi mo siya nagkakasabog. Ayan. Ayan, pwede natin sa medyo mailip sila. Ayan. Ayan, pag-inuwalay natin. Ako, hindi pa siya pwede. Kailangan pa siya. Konti, konti pa. Ah, konti pa. Ayan, pagka po wala ng tubig, hindi siya putok-putok. Ayan sila na putok-putok. Gusto ko yung crispy yung pinaka-belly niya. Ayan. Hindi na po siya maingay. Pahanguin po na siya. Para ito naman ang ating ikat tayo mag-isa. Ayan po siya. Ayun. Wow! Ganda niya. Beautiful. Ayan. Grabe sarap nito. Ayan na naman ako. Talaga naman yata napakasarap kumain. Ito, tanggalin muna natin siya. Mailip siya. Ito muna. Ito yun doon. Ayan. Gisa lang po natin siya ng konti sa coconut oil. Napakasimple po ng kahilingan ng ating isa sa mga subscriber. Ayan. Yung mga bawang kagabi pa ito ginaya. Nilagay sa red. Pagkabang po. Ayan. Masyado ato ang pangit siya. Sunod po natin ang sibuyas. Ayan, maraming sibuyas. Mas masarap kasi yan ang nagbibigay ng lasa. Dahil hindi po tayo naglalagay ng mga kung ano-anong pampalinam na. Si sibuyas po at bawang tayo babawi. Ang nagbibigay ng magandang flavor sa luto inyo. Ayan. Medyo luto na po ito. Susunod na po natin sa kamatis. Ito natin ang kamatis sa sibuyas.
At masarap po yung lumalabas yung extract ng sibuyas. Napakasarap po sa mga lulutuin niyo. Tomato, apat po ito na yung tama lang po laki. Ay, papaanong hiwa. Pwede po. Ayan. Medyo kukuberan po po para maluto ang kamati. Ito yung ginamit natin. Ano man kita lang po lang sa frying. Sa frying pan. Ayan. Ito naluluto nito na siya. Pa po natin siya ng konti para masarap ang ating sarsiadong bangus. At yung lasa ng kamatis magbibigay sa sauce niya. Ayan. Eh, lalagay ko na po si patis. Ayan. Mga isang kutsara lang po ito at kalahati. Hindi na ako naglagay ng asin dito kasi may asin at yung konti ito. Baka po umalat. Kapag pinagbigyan po natin naman, hindi na siya malinam na, makabang na yung isda nyo. Ayan. Umbango ng patis. Tama-tama. Lalagyan na po natin siya ng sabaw. Depende po sa inyo kung gano'ng karaming sabaw. Tatansyahin nyo lang po. Siguro, mga 1 cup or 2 cups. Kasi, ayan. Mga 1 and a half yata ito. Basta bahala na po kayo kung gano'ng karami. Tubig ang gusto nyo. Ayan. Depende po sa dami ng isda na lulutuin nyo. Ayan. Mga, ay, ano na lang ito. Kasi dito, 1 cup lang yun. Sarap po sa sarsiadong, may sabaw-sabaw ng konti. Kasi lick po ang ilalagay natin. Alam mo naman ang lick. Napakasarap po niyan pag may sabaw. Nga sana gagawin ko sa susunod na lang. Ito, lagay na po natin yung paminta niya. Ayan. Ngayon, habang iniintay po natin siyang kumulo, ilalagay na po natin to para ma-absorb niya ang lasa. Ganyan. Okay. Aking itong ulo. Mahal na kayo mag-away-away sa laman. Ayan po. Ay, kaganda. Ayan. Ngayon, tatakpan ko po siya para makonsentrate niya yung pagpulo. Chicken ang ating sarsiado. Ayan. Wow. Ang tama na. Ayan. Ay, ang sarap na. Wow. Depende po sa inyo kung gusto niyo yung matuyo-tuyo. Pero ako po kasi gusto ko yung may sarsa siyang konti. Kasi ito, pag nilagay po natin egg, ma-absorb ng egg yan, medyo lalapot po siya. Tikman ko po yung alat niyan. Medyo matabang pa po siya ng konti. Ngayon, mag-a-add na lang po tayo ng konting patis ulit. Ay, asin na lang po, asin. Pinaglagyan naman po ng toyo. Depende po sa inyo ito, ano po yan? Kulang kalahati po. Pagmuta lang yan. Kalahati po, tsara. Half tablespoon na salt. Kung gusto nyo, puro patis, patis. Tikman po natin ulit siya. Okay. Palagay naman.
asin at patis lang. Okay na, okay talaga ang lasa. Medyo okay din siya. Naglap siya ng konti na asin. Yan na, konti yan naman. Ngayon, eto na po ang pinaka-final natin. Yung sabaw niya, para sa akin, tama na to. Ayan. Kasi matutuyo yan. Kanilagay natin po itong ano, egg. Ngayon, ito po yung isa sa mga pampabango natin. Ayan. Ito po ang the best talaga, ang lasa ng leek sa sabaw nito. Ayan. Ayan, ganyan po siya. Pwede po ang palaya, na-alternate ko po yan sa oman, ang palaya at saka yung leek. Pag-type ko yung mapait. Kaso pag nagluto po ako na ang palaya, walang pait. Hindi ko nga alam kung bakit, sabi nanay ko. Tapos sa timplaro, yun ang alat. Tamang alat daw yung ibinigay ko sa pagluluto bago ko inilagay yung ang palaya, kaya wala siyang pait. Eh gusto ko po may pait kasi ang sarap po yung nagtubig pag kumakain ka na. Oh, kuberan po natin. Huwag po natin haluin. Ayan. Okay na po yan. Oh, okay na. Konti na lang po yung egg. Oh. Maintay lang natin maluto na to. Okay na siya. Ayan. Naku, tingnan niyo kasarap. Mga 2 minutes na lang ito. Para yung leek niya malanta ng todo. Ang sarap-sarap po niya. Sa sabaw. Pwede na po siya. Magkahain na po ako. Pwede na po siya. Lalagay dito. At ang masintensya na ng prinsesa. Ayan po. Uso-uso siya. Ayan ang ating sarsiadong bangus. Parang ayokong gibain ang kanyang itsura. Sabi sa inyo, maabsorb niya tubig niya. Matay lang. Po, atin na siyang gigibain ang kanyang ano, posisyon. Nako, manyaman, kasanting rugo. Ayun, o, tingnan niya yung sauce niya. Ayan. Ulo ba yan? Gusto ko ulo eh. Ayan, kita niyo. Hindi ka. Kung gusto niyo naman po wag buo ang egg, lagyan niyo po ng tubig ang binati niyong egg ng konti bago niya ibuhos dito. E ako po gusto ko siyang buo. Kaya ayan siya. Tagkoy. Manyaman. Sandukin ko ba lahat? Ito. Okay. Kanami. Ha? Hindi na natin makita yung isda. Teka. Ay, kita ko muna ito. Unahin ko. Ito, huli si ulo. Dahil yan ang una kong sisintensyahan. Balikan muna, ha? Ikaw muna dito sa ilalim. Ayan. Si bangus. Ang ulong bangus. Pwede natin itaob siya. Para makita. Ayan. Tapos, lagyan natin siya niya. Ayan. Sarsa. Ng request ni Mary Rosil Arisaga na ang tagal na pala niya nagre-request nito, hindi ko napapansin kasi sa dami ng mga pag-open ko ng Facebook, hindi ko na na-check yung mga niluluto ko, kung sino nagko-comment, ganun-ganun. Bali, anak ko na lang po nag-check nung isi-shout out. Ngayon, ito po, bago po natin sintensya at masama na ang tingin ko talaga sa kanya, ano na kasi magwa 1 o'clock na. Magsi-shoutout muna po tayo at nung nakaraan, hindi pa kami nakapag-shoutout. Ngayon, may nilista na naman po ang aking anak na ating video man, si Mark. Eto na po siya, back to back. Umpisan po natin kay Mary Rosel Arisala from Jeddah. Siya ang nag-request nito. So, Mary Rosel
Arisana, Dania Hassan, Lap Horton, Brenda Hughes, Cuts Miss Ice Wells, Pinoy at Momo kagabi, James Zamora from Jeddah, Ga Molina Rebel from Egypt, Jocelyn Irangan from Hong Kong, Marites at Jimmy Fernando, Dubois King Tondo, from Tondo o Tondo, Hilbert Evangelista from Canada, Del Jill from Canada, Faith Kodama from Japan, Iman Cruz from Canada, Merly Talplacido from Nueva Ecija, Mayumi Santos from Kuwait, Asil Luke from Milan, Italy, Sara Barbosa, Elvira Tatag, Sherry Asheri, Al Sherry, Katelia Rena Garcia, Deleski from Dubai, Monet Sudayon from Canada, Miss Lanzones, kamusta ka na? Miss Sushi, kamusta ka na rin? Sylvia Gaspilan from Osaka, Japan, Eileen Graves from Massachusetts, USA, Aisa De La Cruz from Toronto, Canada, Roxanne Yungson from California, Noel Oropa, from South Sudan, Junwin and Tracy Bea from Las Vegas, kamusta kayo? Yonida Mila, Pansha Bartu from Germany, Iris Banaay from Idaho, USA, Charlie Maron, Mary Janine Corey from Alabama, USA, Joby and Perry Birmingham. At meron po ako special request na ibabatiin si Ate Chari at si Kuya Tony. Kumusta kayo? Tapos na po, yun lang po. At atin na po itong sisintensyan. Ngayon, eto na, napakasarap na request mo, Mary. Dahil ako talaga sa isda, gusto ko po yung ulo. Tsaka yung mga belly-belly na yan. Naka, ang sarsa niya. Talaga na, mahihilabang kasi pagkain ito. Ayan. Pinauna ko na pang kumain ng aking video man at bawal po sa kanyang magutom dahil may acidic po siya. Eto. Naku. Si taba niya, my favorite, yung chan. Ay, yung aking anak, hindi mahilig sa chan. Sabi ko, sige akin. Ayan, tinitira niya, ayun. Unang subok. Para po sa inyong mga OFW na nabimis ang mga pamilya, huwag na po kayo malungkot. At malapit na nyo po makita inyong mga pamilya sa inyong mga bakasyon-bakasyon. Magluto na kayo ng mga gusto nyong lutuin na naituro ko sa inyo. Mag-i-enjoy po sila. Dali nyo po sila sa ilog, sa beach, ganon. Ito na po.
eh, nakakapaglaway din po ito. Kahit na hindi mo sabihin na kami ito at isda, eh, talaga po ito pong mga isda ang paborito ko. Unang subo para po sa inyo lahat ng mga nagsusubscribes at malaking paniniwala sa mga niluluto ko. Ito po, tumutulo na lang ng prinsesa niyo. Gutom na. Ang sarap. Grabe. Paborito ko mga isda. Talaga rin naman, kahit ano iluto, maganang kumain ng prinsesa. Ayan siya. Ibang stagupang pa. Okay. Ayan na. Yung iyong request talaga naman malinamnam. Gawa nitong ano, yung egg nagbalanse sa leek. Ang sarap po sa leek. At saka din po sa ano, subukan niyo rin po yung ampalaya. Alternate ko po niluluto yan. Ito o ma'am. Ang bangus po doon, nagagaling ng Thailand. Masarap din siya. Mataba, para din dagupan. Kahit humahal. Ako, basta pagkain, kahit humahal. Binibili ko kasi, nagtrabaho tayo para sa sarili natin, unahin muna natin, health natin, bago yung kung ano mga material things na yan. Meron nga po pala nag-request. Tuwa-tuwa siya. Nag-message sa akin, sabi niya, tuwa-tuwa siya kasi lahat ng mga inire-request mo daw, nasusunod ko kahit may kamahalan, nag-e-effort ako. Wala pong problema kung sa mahal po, hindi po ako nag-aano sa halaga. Kasi kahit di po ako nag-YouTube noon, talaga po, yung mga gusto kong pagkain ang binibili ko, wala po sa akin yung halaga-halaga kung kaya ko rin lang. Kaya po kung naghanap po yung mabuti. Para isa lang po naman ang buhay natin, di po ba? Unahin po natin yung sarili natin. Huwag kang mag-alala na nagagastosan ako. Ganun, kahit po off the camera ko, ano po yung nagustuhan ko. Kaya ang misan, yung iba nagre-request, di ko mailuto agad kasi kaluluto ko pa lang. Hindi naman po kami nagbibideo araw-araw. Kasi anak ko po nagbablog din sa sarili niya. 3 times a week lang po ako. Eh, kaya po yung medyo natatagalan, naisip ko, eh, kakakain ko, luluto ko lang yung ni-request nila, na umay-umay na po ako nung hindi nyo makikita kung gano'ng kasarang. Di po ba? Huwag kayong maglala sa halaga po, kasi kung di ko naman po kaya, hindi ko naman po siya bibilin, at saka bibili man ako, kapra-kapraso lang, mali-maliit, kita nyo, magluto ko, dami-dami, pati kapamilya kasama. Tutuusin po yung pamilya namin, kapamilya namin, 10, mas magastos pa sila sa amin eh. Konti may nakita lang na lalupot yung anak ko doon sa mga alaga niya, dali niya sa bet. Ang gastos agad, more than 2,000 na agad yun. Eh, budget na ng pagkain namin sa isang linggo yun. Yung panuntarang, ano naman sila, alagang-alaga, nalulungkot minsan, parang nadidepress pag hindi mo kinakausap, nandito kami ibaba, sa ibaba lahat. Pagdating sa taas, nalulungkot na, nagsiselfie na, aalu-aluhin namin, yung pala, kulang sa pansin ako. Daldal po ko ng daldal. Eh, napakaanghang pala nito. Maliit, tinitiis ko lang po talaga. Para huwag ma-stop yung kinukwento ko sa inyo. Tapos yun na nga po. Kaya mga daldal sa inyo, niluluto ko. Talagang gusto ko lang po yun. At ganun po ako kahit parang nasa Oman ako. Nasabihan ko dito sila. Kasi yun po nakita ko sa tatay ko noon eh. Sa San Miguel po nung araw, walang nakakarating ng mga seafoods na mamahalin. Puro tabang-tabang lang. Dalagang bukid lang po. At saka yung mga sap-sap-sap-sap nakakarating doon. Dadayo pa po yan sa Malolos kasi famous po ang Malolos sa amin sa Bulacan noong araw. Maraming mayayaman doon kaya mga pagkain na masasarap din dinadala. Namimili po ang tatay ko doon, mga alibango, almasag. Kasi in, ano niya yun eh, sinasabi niya pagkaganong pagkain, pagkain doon mayaman. Kaya feeling niya mayaman siya pagka pinakain niya kami ng mga alibango malalaki, alimasag. Tsaka po hipong alipihan, nagagaling po sa Malolos, nakita po noon. May nakita nga po ako, hindi po alpihan. Ngayon ang gagadaliri ko, hindi ako masisiyan dyan, ayoko yun. Walang kwenta kung kahit mahalaga, mahal siya, ang mahalaga po, nakain mo yung gusto nyo. Eh ganun na makakain mo doon, wala, tubig na lang. Pag nga po ako namibili, inap namin, dalawa, punong-puno. Paano? Grocery yung anak ko para sa mga alaga niya. Puro manok, baboy, atay.
puno po yan. Hindi na ako makapag-stock na akin. Mas mahal po namin ang aming kapamilya kaysa sarili namin. Kaya po, bali wala po sa anak yung gastos niya. Ayun. Pag nakita niyang ano, dala agad sa doktor yan, hindi makakain. Hindi ano na, nalulungkot. May konting ano, eto na. Kaya, huwag po kayo mag-alala kung sakaling hindi ko na-duluto na yung re-request nyo. Kung isa-isahin ko po yan, meron nga po nag-request ng kalyos. Sabi ko, nagsunod-sunod na yung mga karne, yung kalyos na yan, mga laman-laman loob yan. Iba naman yung mga dila na estupado. Ang taas po sa uric acid niya, isa-isa lang po. Minsan sa isang buwan, makakarating po tayo dyan. Nauna po kasi yung mga iga-igado na yan, mga sisig-sisig na yan, mga bukis-bukis na yan, kasi malakas po yung sa uric acid. Ingat-ingat lang po ako. Baka hindi ko na makain nyo, susunod nyo na rin ko yung request nyo. Alternate na. Huwag po kayo magtatampo. Mag-enjoy na lang po tayo talaga. Ang sarap. Tingnan nyo yung sauce ko. Hindi siya masyadong marami. Pero ang gustong-gusto ko po dyan, yung ano niya, yung leek. Kasi yan ang nagbibigay ng lasa, tsaka yung egg, nag-blend siya. Ay, naku, walang tapong sa akin yan. Pati yung sili, ang sarap. Maanghang pala siya, kahit maliit. May kasabihan, small but terrible. Ang pala siya. Ayan, ulitan nyo, walang tapong yan. Yan lang po sa akin, ulam na. Ang sarap. Ang sarap po talaga, Andy. Kahit sa soup. Pag kayo nagda-diet-diet ako, kumain ng kanin, magsusup ako. Himayin ko na. Kasi masarap himayin mga ulo-ulo niya lang. Masarap. Ang linam na ng mga tiyan-tiyan niya. Yung kayang tiyan ko, pangiluto, masarap. Taba. Namamaga na ako. Tsaka kain. Ayun na. Patis lang at asin, talo-talo na. Sa mga isa na sangkap, doon ay siyang bibigay ng dinamnam. Kaya ng mga paborito-paborito ko na po. Talaga yung itlog. Nagtago pa sa loob. Kung ayaw niyo po ng ano, ulitin ko ulit. Buo-buo ang itlog. Pag binatin yung ganyan, mixan niyo ng tubig bago niyo ibuo sa isda. Minsan po ganun ginagawa ko yun. Lumalapot masyado yung sabaw niya. Pero ang sarap po. Pareho din. Gusto ko po may nakukuha ang mga buong-buong egg. Ganun. Ang sarap po muli. Subukan niya rin po maglagay ang palaya. Pag naalala ko, maganda ang palaya dahil sa mga diabetic. Anak ko, palakas po ako sa kanin. Isa po, ito po yung puso ng ano. Hindi ko po tinatanggal yung puso ng bangus. Ang laki kasi ng bangus, kaya laki ng puso niya. Ayan o. Oh. Puso po yan. Ang sarap po niyan. Hinam-nam. Ang taba o. Titig na titig kayo sa akin eh. Kahit pa isda lang, naglalaway rin kayo kung makita niyo akong makain. Linam lang. Yung mga gusto ko yung mga minungut-ngut-ngut yung mga singit-singit na ganyan. Ako. Kaalimasan din, ganun. Kahit maliliit yung alimasan, mga tinik-tinik niya, sinisip-sip-sip-sip ko yan. Mga singit-singit na yan. Namimiss ko nga po, man, yung panguhuli ng mga alimasag, alimango, yung iba-ibang halaan. May iskali pa kami nakukuha doon, paglotay. Ang best friend ko doon na si Magda. May natuklasan kami doon na kami lang nakakapunta. Kung tsaga talaga namin.
Ang dami po nung scallop na ako. 20 kilos po nakuha ko. Bigat. Grabe. May mga, hindi pa po uso nun yung mga ganyan video-video. May picture ako, nahanap ko, sana punta yun. Parang hindi ko na-save sa Facebook ngayon. Ay, sa kong cellphone, nado dun eh. Ina-ibenta ko yun, hindi ko na-anakuha. Ang lalaki po ng mga scallop na yun. Kasarap. Grabe. Nakakatuwang manguha. Pero ngayon, hindi na masyado marami. Naubos na. Marami na gaya sa amin. Doon mo na punta ako ng Oma 1990. Parang kami naka-virgin sa Oma. Sabi ko nga, ito ba Oma? Ba't walang city? Eh, nasa city na po pala ako. Nasa Muscat po rin yun na pala. City. Sabi ko, saan puro bundok? Kaunti ng tao. Yung pala, lalaki ngayon. Ngayon po, ang ganda-ganda na niya. Marami niya siyang mall. Kaya yung mga bibili ka ng mga signature ng mga damit o mga, ay wala. Dumatay sila ng Dubai. Kaya ako pag nagbabakasyon, doon na lang bibili dito sa Pilipinas. Aba, ngayon, kumpleto na. Mas masarap na doon mamili. Lalo pag sale, sale talaga. Yung 20 reals po, dalawang malaking plastic bag. Yun yung mga halagang unong araw pa yun. Alapag 2,000 yung reals na yun. Talaga naman po, kaya ako maraming damit na hindi ko pa naisuot. May tagpay, may pag-sale, bilay ko ng bilay kahit di kasi sa akin. Pag tumaba, may naisusuot. Pag pumayat, may naisuot. Naipamigay ko pa nga po yung dami, in the boxes yun. Kasi kahit hindi kasi sa akin, bibili ko sa mura. Katinaran ko, pag uwi ko, may mga pagbibigyan. Kaya anong nagpurgod po ako, napuntaan dito yung kapatid ko, pamangkin ko, pinapunta ko, mamili kayo dyan. Naku, nahihiya, ang dami na raw shopping. Okay lang, talagang pagbibigay ko yan. Ayun niya, ang dami pa dyan. Gagawin ko nga lang dito, okay-okay sa labas, hindi naman po nasusunod pa iba. Siksikan po yung mga cabinet namin, kulang na kulang. Ito nga yung magkamit ko sa ano, kusina. Kulang ko sa isasaksak eh. Pwede nga lang isabit sa katawan ko, sasabit ko na lang para may mapaglagay ang iba na dami. Yun nga po palang gustong makita yung gamit ko sa pagluluto. Pag medyo okay na po ito at meron akong baka magsawa kayo, lalata ko dyan, makikita nyo. Pati po mga stainless, ang dami ko koleksyon ng stainless, ng mga plato, iba-ibang size, mga bowl, ganyan. Kasi, yung stainless po sa India, magaganda, makakapal. Hindi siya ang halawag. E dito, yung mga karamihan dito, stainless, mga local-local na. Nangangalawang, nipis pa. Pinakdala ko po na ipamigay na nun. Kasi nga, wala akong paglagyan. Lalo doon. Dahil kasi nadyang mamigay ng marami, dahil ang dami. Dahil kilala ko yung sarili ko, may makausap lang ako, nabaitan ako, bigay ako ng bigay. Alam nila yung mapapanood lang. Nabaitan lang akong kausap. Ito, dali mo na ito, ganun-ganun, makita nila, oh. Bigyan akong bigay. Natutuwa naman po ako yung, kaya nung kami nakatikim na kami bigyan, pinipigil ko ngayon nagbibigay, kaligayan doon yan, alam ko yun, kasi ako po, yung feeling ko nung pag ako nagbibigay, ang ligaya ko, kaysa yung ikaw yung nabibigyan, pero masarap yung po pala yung binibigyan pa. Ngayon lang namin natikman. Meron pa nga nagpapadali. Pinipigil ko, ha? Sabi ko, tama na to. Sobrang na yun. Pera po. Sabi niya, ipambili ko rin ng makakain, pagkain mga aso, gano'n. Ah, eh, yung ginawa ko na lang po, binili ko ng bike service ni Batman. Salamat sa'yo, ha, nagpadala. Hindi pigil ko siya, isang linggo, dalawang linggo, hindi ko kinukuha, kahapon lang namin nakuha. Kasi, kausap ko nga siya, sabi niya, kunin mo na, gano'n, mawawala yun. Eh, kinuha ko na lang po, pera po yun. Eh, ngayon, sabi ko, ang ginawa ko na lang kasi may nagbabantay doon sa ano, sa parang sabi nung taga-bantay yung pamangking ko, tita, napuntahan ko yan, sabi niya, once a week lang, eh tag-init po ngayon, baka mamatay naman. Wala rin siyang service, yung linggo lang, sinusundo siya ng friend niya may motor. Eh di, yun po, naisip ko, para yung nagpadala ng pera na yon, makita niya na, sabi niya, ipangkain doon namin, kain mo, hindi ko makikita. Kaya binili ko po siya ng ano, mountain bike. Nagdagdag na lang po ako ng halaga.
Enjoy na enjoy naman po yun, di ba? Nakatulong na tayo. Tapos yung nagbigay, maging maligay siya kasi sabi niya, kain na lang kayo ng anak mo. Ito, pinagalap. Sabi ko, wag na, kumakain naman kami. Hindi lang namin pinakikita sa tao kasi sobra naman ako na yun. Parang show off na nga yun. Kakain lang sa pizza, kakain lang sa ganito. Ipo-post mo na kaagad. Kami, karang ganyan, nahihiyain yung anak ko. Yung sabi ko, di naisip ko na lang, 2 weeks ko po hindi kinuha eh. Panayang ang tanong niya eh. Sabi ko, nakakahiya. Hindi, ayaw po niya. Kaya ngayon, naalala ko yung pamangkin ko, ano ba ang dapat kong gawin dito para may souvenir. Ngayon, pinakita ko siya, hindi ko nga lang na-picturean eh. Pipicturean ko eh, tapos ipipm ko sa kanya ko ang itsurang mountain bike. Ang ganda. Salamat sa'yo. Huwag ka na magpadala ulit. Nakakahiya. Pagkain daw namin, sabi ko, hindi mga pinagubuto. Hindi, kain kayo sa labas. Para ano, ganito, ganito. Sabi ko, nakain kami nandiyan sa labas. Hindi lang kami ayaw ng anak ko. Sabi ko, sabi niya, para ganyan lang. Pupost mo na agad sa Facebook. Kumain kayo ng Jollibee, kumain kayo ng Kentucky, kumain kayo ng Saburi, kumain kayo ng ano, ng ganito. Hindi na ikaw yung kailangan i-post yan, nakakaya. Ganun lang pupost. Kaya ganun po. Eh sabi niya, kain daw kami sa labas, eh may picture lang, tapos i-post ang gudi. Ayaw ni Mark Cameron, nahihiya. Kaya kami, lalo na pagkayo halimbawa pagod dito, magsisimba siya, mag-grocery, sabi siya, kain na kami sa labas ng tanghali. Eh halos araw-araw po lumalabas kami. Dahil yung aso niya, 10. Pag-grocery niya, ang daming karne yan. Luto siya araw-araw, siya nagluluto araw-araw nung dati ako. Hinatian niya ako ng trabaho ngayon, okay lang siya. 2 araw na yung pangatlong araw, kaya halos 3 times a week. Nasa mall po kami, supermarket, namimili. Sabay, kain na po. Iba sabi, bakit hindi kayo makain sa labas? Sabi ko, nakakahiya naman. Ipagyabang pa kayo. Kumain kami sa labas, pinicturan, ipinose. Tama na po yun. Kung anong iniisip nila na kami, hindi na yan ganito, kaya po yun. Kaya lang, hindi naman po kailangan. Pero alam ko, nagmamagandang loob lang itong si ano. Gusto niyang, maligaya raw siya eh. Alam ko, nakikita ko yung sarili ko sa iyo noon. Ganyan-ganyan ako noon. Makakwentuhan lang, mabaitan na, binibigyan-bigyan na rin. Kaya, naintindihan ko siya. Kumbaga, reason out na lang niya, sige pang kain sa labas. Pero, kagustuhan niya makapagbigay lang. Sabi niya, para, sabi ko, tama-tama, mga aso. Hindi, padala ko sila ng pagkain sa aso sa inyo yan, kain kayo ng Mark. Thank you sa'yo. Hindi ko nabanggit yung pangalan mo sa susunod na. Babay po, thank you po. Kasi, sisipsipin ko ito. Baka naman tumululaway niyo, mamaya-maya na. Ito na muna. Sige na, sipsipin mo na. Pakita ko sa inyo, sarap-sarap yan. Kasi, ganyan po ako. Magagalit sa akin ng pusa. Kasi talagang tinik na tinik na ititira ko sa kanya. Wala na siyang kainin. Magagalit siya sa akin. Ganyan. Ang tako naman to. Yung ulo paborito ng pusa. Pinangot-ngot-ngot pa niya. Nga, ulit ako na sa inyo to. Sarap eh. Ako, ito pa naman paborito ko. Nauli-ulo. Magagalit yung pusa doon sa kapitbahay. Bagong panganak pa naman siya. Naglinis kami doon sa tapat na nun. Ang kanding lote. May pusa ng anak. Pinabakura ko yun. Sige, nagawang baso yan. Ginastos ang wala. Alam lang gastos ko sa bakon. Sa tapat pa namin, nagtatapot yung basura. Ginawa ko, pinabakura ko. Wala yung may-ari, layo, taga Siburaw. Hindi pa niya tinatayuan. E ngayon, sabi ko, bakurang po ito. Tapos ay, nagtatanim kami doon, may kamatis kami doon tanim. Nakapasula kasi nga, tinambakan nila ng mga kung ano-ano. Ay, may pusang ng anak doon. Nakita ko kahapon, ang cute. 4. Kaya lang, gusto ko man siya ampunin. Silong sa ito, silong sa itong mga alaga na mag-aaway kasi may dating mga, ano yung mga pusa ko dati nun ha? Yung mabalahibo?
mga Persian. Nako, nag-aaway sila. Nakakasakit na sila. Umalaban si Persian, nakangalmot. Eh, si Sam, matapang. Hindi titigil hanggang di nakagagante. Ang beside alam ko, masakit sa kalooban niya. Binihinta niya si Persian, mahal pala yun. Ang ganda-ganda sabi niya ako, ang ganda ng pusa niyo. Dalawa yun, ha? Tapos yung askal na pusa, yung pusakal na pusa, siya namin inaasahan manguhuli ng ano dito, ng daga. Ay hindi, pinanunod lang po si daga, kalalaki. Si Sam ang nakaubos ng daga, kaya mahal na mahal ko yung si Sam. Dati, nung galing ako sa Oma, bagong baby pa yan, nabili nila. Iinis ako, ihinang pangipangin yung isang linis. May isang araw po, natuwa ako. Talaga kahit doon sa Oman, kinukwento ko sa mga European core customer kasi mahilig sila sa dog. Pinatanong lang, mahilig ako sa dog. Sabi ko, oo. Kaya lang, itong alaga na anak ko ngayon, ibang klase, miya-miya, bubuka, ihi. Miya-miya, buka, ihi. Pero alam mo, ako minahal ko na siya. Sobra pa sa human ang pagmamahal ko dyan. Estudyante pa si Mark noon. Mga 11 ng morning, magluluto ko, ras-ras, no, bakasyon ko. Hinihila niya ako. Aw, niya. Ano ba? Saan mo nagmamadali ako? Tapos nang gawin niya, punta sa banyo. Parang naramdaman ko, tatlong beses, ganun siya. E di sinamahan ko, ano ba ako yun? Kulit-kulit mo ah. Kulit pa. Bakit ako? Laki po ng daga. Eh, yung tabahan niya, katawan niya, ganito. Nung sinamahan ko siya, kinilabutan ako eh. Na nung nakita niya sinama ko siya, ang lakas ng loob niya, kinorner niya doon sa corner ng banyo, sinarado ko agad yung pinto. Ang galing niya, aliit isa, kita niya, dito niya binanatan sa bato ko yung daga. E naalala ko yung kwento ng anak ko dahil may mga rabies pala yung daga. Ayaw niya talagang bitawan. Nakakagat-agat siya, ayaw niya bitawan. Naalala ko yung, ano ba tumaano, batukang kuto, ako liklit, baka ano, ginawa ko, kumuha ko akong plastic, yung plastic na supot. Sinuot ko yung ulo niya, tapos tinuktok ko dandang gano'n. Nandun niya binibitawan, tagal nang bitawan niya, alam niya na, patay na. Grabe, mula nun, lab na, at saka ayabang niya po. O, naglakad siya, alam si Garfield, ganyan-ganyan siya. Tuwa-tuwa ako mula nun, na aliw talaga ako sa kanya, o yun. Sabi niya, tapos titingin siya sa akin ganyan, lalaki ng mata, o. Oh. Kasi na-chuhawa siya. Tapos ang lakad niya, dignified niya, alam si Garfield. Hanggang ngayon po yan, ganyan. Ultimong maliit, kakalabitan na kanyan. Hihilahin ako dyan sa pa. May naaamoy na dagang maliit na sumot sa rin. Talagang tinutulak na. Ito po, itong oven na ito. Ang bigat-bigat po nito. Pagka may kumpiyan, di siya titigil kukutkot. Itutulak ko yan, nakakaya ko yan. Nanguhuli niya. Dalawa kami. At parang sinabi niya, ibubulang yan. Andiyan, di siya talaga tinutulak. Nagagasgas nga po yung mga gilid-gilid natin yan dahil hindi siya titigil, kakukutok ka na yan eh. Kasi nandun yung mga bubuit na maliit, naubos ang daga rito siya. Gusto ko nga po siya magkaroon ng lahi eh. Kaya lang, ang lahi niya, sa mini pincher, yun nga, sila Queenie, si Chloe nasa taas, si Rain, si Angelo. Ano po yan eh, ang tataba, parang hindi niya kayang, ano, iba po yung talaga chihuahua sa chihuahua, mixed breed yun eh. Pero galing, talaga naman pong mula nung lahat, minahal ko sila, mahilig ako sa aso. Pero nung makita ko kahit na alila nila ako, kahit giver nila ako, miya-miya ihi, buti po nga yung tao, hindi mga diaper mo eh. Sila hindi. Talaga po dito, miya-miya, dumi, miya-miya ihi. Pero talaga pong wala sa akin yung lalo si Coco. Okay lang.